Welcome sa Clairvance Channel mga katiktik. Yan o, meron naman tayong iba-bypass na Google account ng Vivo Y16. Pero at this time mga katiktik, hindi po kasi mapindot ang reset option. Reset option not working. So ipapakita ko sa inyo ang solusyon. Unang-una yan, on muna natin yung talkback. At pag na-on na natin, allow lang natin yan mga katiktik. Pindutin yung allow at mag-draw kayo ng inverted letter L. Yan, hindi pa agad nag-function. Isa pa ulit. Yan, use voice command, double tap, and then Google Assistant. At hintayin mo dito mga katiktik na lalabas yan. And then open settings. Yun ang sasabihin mo mga katiktik. At pagkapasok nyo sa settings, syempre kailangan muna natin i-turn off ang talkback. Long press lang natin power switch. At ito, double tap lang natin para ma-turn off ang talkback. Pagkatapos dyan, pasok tayo dito sa system. At tingnan nyo naman mga katiktik, reset option, hindi po maklik mga katiktik. Ayan, so ang solusyon dyan, ayan po yung model number niya mga katiktik. At Android 12 na po siya. So ito yung maging solusyon sa lahat ng hindi maklik yung reset option. Ayan, open natin tong phone clone, and then AC share, new, and then Android, got it. Tapos allow-allow lang natin yan mga katiktik, allow. Tapos kuha tayo ng isang cellphone mga katiktik. Dito sa isang cellphone natin, kailangan natin mag-download mga katiktik ng ito, Activity Launcher. Yan po yung ida-download natin sa Google Play Store. So, pasok ka lang sa Google Play Store mo at i-download ang Activity Launcher. Yan, ito yun o, Activity Launcher. So, since na-install ko na, kaya open ang nakalagay dyan sa akin. At syempre, download mo na din yung Easy Share kung wala pa. So, na-download na kasi sa akin. Open ko lang Easy Share, phone clone, and then all tayo. At pag nag-click na natin yung old mga katiktik, mag-create siya ng barcode. I-scan lang natin tong ating iba-bypass para ma-transfer natin siya mga katiktik dito sa kabilang cellphone, ang Activity Launcher. Kasi yun po yung kailangan natin para ma-bypass. So, panoorin mo lang mga katiktik ang solusyon para tayo sabay-sabay makabypass. Sana makatulong to sa inyo mga katiktik, no? Sa mga katiktik dyan, shout out na lang sa inyong lahat. At isa na naman tong guide natin. Palike na lang kung isa to sa nakatulong sa inyo. At yun. Uncheck muna natin lahat mga katiktik. Kapag nag-connect na, i-uncheck mo lang tong lahat ng apps dito. At pasukin mo tong apps. At dito sa apps, i-check mo yung Activity Launcher, and then okay. And then i-start phone clone. Yan. At mag-transfer na po yan mga katiktik dito sa kabila natin na cellphone. At pagkatapos nyan, yan, nag-check na po. At dito din sa kabila is check. Done lang natin dito at proceed tayo dito sa kabila. I-open natin ito parang clock. And then itong apps. And then i-open natin dito. Pindutin natin yung open. Open lang ang pipindutin. Hindi close ha. So yun, okay lang natin at hintayin natin na mag-loading. Yan, hintay tayo ng ilang seconds mga katiktik, di naman yan aabot ng 5 minuto. Maglo-loading na po yan mga katiktik, kaya hintayin lang natin. Huwag kayong mainip hanggang sa dulo mga katiktik, sundan nyo lang. Yan, ganyan lang ang paghihintay natin mga katiktik. Huwag lang kayong mainip. So pagkapasok yung mga katiktik, hanapin mo agad yung factory Android setup mga katiktik, sorry. Android setup pala yung hanapin mo. Tapos tap mo tong walang settings mga katiktik. So sa kasamang palad mga katiktik, hindi po siya gumana. On ulit natin yung talkback. Pasok ulit tayo. Yan, inverted letter L, and then Google Assistant. Tapos sabihin mo open settings. Pag lumabas yung mga katiktik, yun ang sabihin mo. At automatic open na yung settings. At syempre, i-off ulit natin yung talkback. Long press yung power switch. Double tap yan para ma-off ang talkback. Pagkatapos mga katiktik, pasok ulit tayo doon sa system. Tapos kailangan ko pa palang i-on yung accessibility menu mga katiktik para di na tayo dadaan ng talkback. So, on natin accessibility menu. Ito. On lang natin. So, magkakaroon tayo dyan ng parang green. Ayan, nag-pop up yung parang green. Got it lang natin yan. Yan, ito yon ang ino natin para din na tayo dumaan sa talkback. So, ibabak lang natin. Isa pang hahanapin natin mga katiktik is yung easy touch. I-on natin yung easy touch mga katiktik kasi unang touch natin dun sa activity launcher hindi po gumagana.
So ito yung magiging alternative way niya mga katiktik, no? Yan. O natin yung Easy Touch. So hanapin nyo din dyan mga katiktik, siguro kitang-kita nyo naman, lalo na kung monitor ang gamit nyo, kitang-kita yan. Pero kung cellphone, medyo isusum nyo na lang yung cellphone nyo. Yan, ito yung Easy Touch. On lang natin. Yan, on. So magkaroon yan ng parang bilog sa ating screen. And then customize me, no? I-X natin tong message and then add tayo. Add yan, add natin. At pipiliin natin dyan yung Activity Launcher. Yan, ganun lang kadali at i-back lang natin. So kung machi-check na natin, ito yung parang bilog. Ayan, nandito na yung Activity Launcher. So yun, proceed na tayo. Puntahan natin yung bilog at Activity Launcher ulit. Pero ang itatap natin, pansinin nyo, ito mga katiktik, oh, pansinin nyo ha. Itong sa taas, parang mga settings na icon. Ito, parang mga Android. So dito tayo sa pinakababa nitong mga Android. Yan. Magbilang tayo, 1, 2, 3, 4. Yan, itong pang-apat mga katiktik, yan yung itatap natin, yung pang-apat. So pagkatap natin dyan, yan, magaganyan po siya mga katiktik. So hahayaan lang muna natin, ayan o, not sign in. So kiklik natin yan at gagamitin natin accessibility menu, accessibility touch. At dito mga katiktik, balik tayo dito sa pinakataas, yung kinlik natin nung una. Yan, ito walang settings na icon. At yan po ang nalabas. Congratulations mga katiktik. Ininext lang natin yan. Dapat ganun na ganun yung sa inyo mga katiktik. At dito na portion, kailangan mo talagang titigan ng maigi. Next mo lang dito mga katiktik ha. Kung ano yung pinipindot ko dito, dapat mong masundan mga katiktik. Kasi isang pagkakamali mo lang is hindi na po gagana yan. Promise. Yan, next lang natin. Ayan, next, tingnan nyo yung mga ano nyo dyan mga katiktik ha, yung sinusundan. Ayan, no cable. Tap natin yung no cable, copy without cable. Tapos next lang natin mga katiktik. Yan, ganyan lang. Sunod lang tayo, hindi ko na pinapas forward yan. Ito, tatap natin yung use Google account. Ganyan lang mga katiktik, hindi ko na pinapas forward yung aking video para sabay-sabay tayo. Next, kaya medyo humaba-haba yung video natin ngayon mga katiktik. Yun, dapat ganito. So pag ganyan na, kuha tayo sa isang cellphone natin, ibaback lang natin yan at pupunta tayo sa Google mga katiktik na app. So napansin nyo yung Google na app, yung parang liturgy yan. Ito, kung wala ka nyan, madadownload mo din yan sa Play Store. Open mo lang yan mga katiktik, itap mo yung mic at sabihin mo, set up my device. So yun, naririnig niya yun mga katiktik at ganyan ang kakalabasan. Getting started. At hayaan lang natin siya mga katiktik na mag-search. Ayan, connecting. So magko-connect po yan sila mga katiktik. Ayan. So pag naganyan na, ninext mo lang. Ayan. Kaya di ko pinapas forward para maganda-ganda. Copy. Pindutin mo yung copy. So para sakto yung timing nyo mga katiktik kung sakaling masundan nyo. So, sa mga expert yan, pwede mo na may pass forward tong video ko. Pwede mo rin balikan. Pero mas maganda, panoorin mo na lang ng buo para ma-gets nyo talaga mga katiktik yan. Kung papaano. Basta yung receipt option, nakita nyo naman, hindi talaga gumagana. So, antayin lang natin mga katiktik na mag-copy. Ang ginagawa pala niya mga katiktik is kinakopy niya yung Google account doon sa ating luma na phone, papunta dito sa ating iba bypass. Ayan. Dapat alam mo yung password noon. Ito yung Google account ko doon sa luma na phone. So i-enter ko lang yung password dito mga katiktik. Enter ko lang. At parang para mag-connect na siya o ma-transfer. So nagkamali pa ako ng type. Type ko ulit mga katiktik. Make sure lang mga katiktik na tama talaga yung ating may type para pumasok. So pag pasok na mga katiktik, next mo lang. And then ganyan yung kalabasan niyan mga katiktik. So make sure pala na isa lang yung Google account na nakalagin doon sa iyong luma na phone. Kasi kung marami yan, marami din siyang basis manghihingi ng password at iba-iba yon. So yung iba dyan, alam na itong process na ito mga katiktik. Ini-explain ko lang na dapat isa lang yung ano Google account doon sa ating luma na phone. At kailangan alam natin yung password noon dahil hihingiin dito sa kabila. At yun, pag na-enter na natin mga katiktik, ganyan na po yung kalabasan niya mga katiktik. Maglo-loading po siya para ma-i-login niya dito yung account. So pag ganyan, don't copy lang, pipindutin natin dito sa kabila mga katiktik. Don't copy and then next. Next mo lang. At kahit yung isa mga katiktik, wala nang kwenta yung isang cellphone. Ito, dito na tayo mag-focus sa kabila. So next lang natin. Ayan, skip.
Skip-skip lang tayo mga katiktik hanggang sa makarating tayo dito sa dulo. Kasi pag nasa dulo, babalik ulit yan sa unahan mga katiktik. Yan. Skip. Skip. Yan, hindi ko talaga inano yan mga katiktik. Pass forward. Yan, skip lang natin. Yan, skip para sakto yung timing mga katiktik. Walang cut-cut yan mga katiktik sa ano. Kinat ko lang doon sa may password. Baka gayahin nyo yung password ko eh. Yan. Sa may pag-login ng Google account. Yan. So, yun mga katiktik. Nasa home screen na tayo mga katiktik. Ganyan lang. Kabilis mga katiktik ang pag-bypass nyan. So, naway nakatulong to sa inyo mga katiktik. Sa isang video na to na naglo-loading na po siya. Loading na po ang ating isang phone. At yan, yun nga, pasok na po siya sa home screen. So, hanggang sa susunod ko na video tutorial, mga katiktik. Abang-abang lang, mga katiktik, sa mga updates. Meron na ako dati, kaso nag-update sila, kaya in-update ko rin yung vlog ko. So, ganun yun ang process, mga katiktik, sa no reset option, not working.